Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah subhanahu wa ta'ala, sa gabing ito, yung tatalakayin natin ay patungkol sa kibir o pagmamataas, pagmamalaki, at ito ay kabilang sa mga malalaking kasalanan. At ang kibir, ito ay katangian lamang ng Diyos, no, ng Panginoon, sapagkat siya yung malaki. Si Allah ang dakila, ang nag-iisa, siya ang lumikha ng lahat. Wala tayong karapatan magmalaki. Bakit tayo magmamalaki, mga kapatid? Lahat tayo ay nagmula lamang sa tubig ng ating ama, tubig ng ating ina. Di ba? At sinasabi pa naman ng ibang mga salaf, bakit magmamalaki ang isang tao? Siya ay lumabas sa dalawang lagusan ng ihi. Bakit ka magmamalaki? Saan lumabas? Sabi? Sa dalawang lagusan ng ihi. Una, nagmula saan? Sa ama. Tapos? Sa ina. Diba? Bakit tayo magmamalaki? Tayib. Ang kibir, mga kapatid, ito ay pangit na katangian, ang pagmamataas. At, inshallah subhanahu wa ta'ala, babanggitin natin yung mga talata sa Banal na Quran at hadith patungkol sa issue na ito. Una, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal na Quran, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرْ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. At nang sinabi namin sa mga anghel, inutusan ni Allah na magpatira pa, magsujud sino? Ang mga anghel. Lahat ng anghel, sumunod. Nagpatira pa sila. Sapagkat ang mga anghel, para sa kalaman ng lahat, ang mga anghel, kung ano man ang iutos sa kanila ni Allah, ginagawa nila. لَا يَعْسُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ. Hindi nila kailanman sinusuway kung ano man ang ipinag-utos sa kanila ni Allah. Kaya nga may mga anghel na ang trabaho nila, lagi lamang sila nakasujud hanggang magmuno ang mundo. At may mga anghel naman, lagi nagtatasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nagbibigay pugay, dinadakila, pinupuri si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung trabaho ng mga anghel. Kung ano ang ipinag-utos sa kanila, hindi nila sinusuway. Kaya, nung inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga anghel, at parte na rito, kasama si Iblis. Tayib. Kasama siya sa nabigyan ng utos ni Allah na magpatira pa. Kanino? Kay Adam. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. Magpatira pa kayong mga anghel. At ikaw, Iblis, kanino? Kay Adam alayhi salam. So si Adam alayhi salam, ang kauna-unahang tao na nilalang ni Allah sa pamamagitan ng kanyang dalawang kamay, sa siya nilika sa pamagitan ng putik. Di ba? Sa pamagitan ng putik. Ngayon, sabi ni Iblis, nagsalita siya. Hindi siya nagpatira pa. Hindi siya nagsujud. Sabi niya, illa Iblis aba, tumanggi si Iblis, was takbar. Nung tumanggi siya, siya ay nagmalaki at siya ay napabilang sa mga kafir. Tumalikod sa pananampalataya. Tapos ito sabi ni Iblis. Ang sabi niya, sa ibang talata, qala ana khayrun min, khalaqatani min nar, wa khalaqatahu min tin. Sabi niya, bakit ako, Allah, magpapatira pa sa nilikha mo sa pamamagitan ng lupa? Mas mabuti ako kaysa kanya. Bakit ako mas mabuti? Sapagkat ako nilikha mo mula saan? Mula sa apoy, at siya ay nilikha mo lamang sa pamagitan ng lupa. Kaya mas mainam, ayon sa pananaw ni Iblis, mas mainam siya kaysa kay Adam sapagkat siya ay nilikha mula saan? Sa apoy. Ang katangian na ito ay katangian ng kibir, yung pagmamalaki, pagmamataas, dahil pinuri niya ang kanyang sarili. Sa Islam, bawal yung ganito, mga kapatid, ha? Huwag na huwag natin pupuriin ang ating mga sarili. Ang sabi sa Banal na Quran, فَلَا تُزَكُوا أَنْفُسَكُمْ. Huwag ninyong pupuriin ang inyong mga sarili. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Si Allah ang nakakaalam kung sino man yung mas may takot sa kanya. Kung sino yung mabuti sa atin, si Allah. Sasabihin, no, mabuti akong tao kasi 5 times akong nagdarasal. Matulungin ako sa kapwa. Diba? Gumagawa ako ng kabutihan. Magalang ako sa nanay ko. Mabait ako sa mga kababayan natin. Sa mga tao na generally, huwag ganun. Huwag na huwag pupuriin ang sarili. Huwa a'lamu bimanit taka. Si Allah ang tanging nakakaalam kung sino man ang higit na matatakutin. Ang kibir, mga kapatid, ito ay katangian unang-una ni Iblis. Pangalawa,
katangian ito ni Fir'aun. Kilala niyo po si Fir'aun? Ha? Si Fir'aun, yung kalaban ni Moises, ni Musa alayhi salam. Siya na nagsabi, "Ana rabbukumul a'la." Ako ang inyong Panginoon na kataas-taasan. Siya ay nagmataas din, mayabang. At yung mga taong mayabang, kasama si Iblis, kasama si Fir'aun, kasama si Harun. Qarun, hindi Harun ha. Qarun. Kasama si Qarun. Si Harun, propeta siya. Si Qarun, ito yung kalaban ng Islam. Kumalaban siya, yung mayabang siya, yung gusto niyang akyatin yung ano, yung langit. Gumawa siya ng mataas na gusali sa kanyang panahon. 'Di ba? Para akyatin ang kalangitan. Tayib. Ayon din sa hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa kibir, paano ba natin malalaman na ang tao ay mayabang? Ha? Paano natin malalaman ang tao ay mayabang? Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibir." Kailanman ay hindi makakapasok ng paraiso, ito, hindi makakapasok ng paraiso. So lahat tayo, bakit tayo nagdarasal? Unang-una, dahil ito ay utos ni Allah. Pangalawa, bakit? Dahil tayo ay naghahangad na makapasok saan? Sa paraiso. Pero ang tao, hindi makakapasok ng paraiso kapag mayroon siyang kibir, pagmamataas sa kanyang puso. La yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibir. Kahit na ang kibir, yung pagmamataas na yan, ay sinlaki lamang ng atom. Yung atom, nakikita ba natin yung atom? Hindi, di ba? Napakaliit. Ngayon, mandakin mo. Ilarawan mo sa iyong sarili. Isang tao, may kibir sa kanyang puso, paano siya? Ngayon, tawag dito, hindi natin kita yung atom. Tapos, maliit lang talaga na kibir yun. Minsan, kapag pinupuri niya ang kanyang sarili, hindi niya alam, kibir na yun. No? Nagmamalaki na siya sa kanyang kapwa. So, ingatan natin mga kapatid, kung gusto natin makapasok sa paraiso, ay layuan natin yung gantong katangian. Yung sasabihin natin, mas mabuti tayo kaysa kay fulan. Wag mong ipapasok sa iyong isipan na ikaw ay mas mabuti sa iyong kapatid, sa iyong kapwa. Bawal ito sa Islam. Maliwanag mga kapatid? Kapag ikaw ay nag-Muslim na, dapat tanggalin na ang ganitong katangian. Ngayon, ang mga may isang sahabi nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi sabi niya, "Ya Rasulullah, ano yung masasabi mo sa tao na yung gusto niya ang kanyang damit, gusto niyang maging malinis, maging maganda ang kanyang damit. At ang kanyang tsinelas, yung kanyang pananamit, kanyang tsinelas, yung kanyang kasuotan, maging malinis. Ito ba ay kibir?" Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, "Inna Allaha jamil yuhibbul jamal." Ha? Minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala yaong mga malilinis, yung mga pinapaganda ang kanilang kasuotan, ang kanilang mga damit, ang kanilang mga tsinelas. Hindi ito kibir. Lalo na kapag gagamitin mo yung damit na yan sa pagsamba kay Allah, kapag araw ng Jumu'ah, ang susuotin mo sa araw ng Jumu'ah, yung pinakamagandang damit mo, ito ay sunna. Hindi po ito kibir. Maliwanag? Ito yung sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hindi kibir yun ha? Yung tao nagpapagwapo, oh? Hindi kibir yun. Kasi si Allah subhanahu wa ta'ala, minamahal niya yung mga taong malilinis, yung mga magaganda. Pero yung babae naman, dapat hindi sila nagpapaganda. Kasi baka may mga babae nagpapaganda, tapos lalabas para makapang-akit, ito ay haram. Ang dapat sa babae, takpan ang kanyang kagandahan, itago ang kanyang kagandahan, maliban na lamang sa kanyang asawa. Ang problema ngayon, ang mga babae, baliktad. Sa loob ng bahay, amoy sibuyas, luto. Amoy bawang. No? Hindi na naliligo pag sa labas, excited, maligo ako. 'Di ba? Ang bango-bango ba? La ilaha illallah. Baliktad. Ang pagpapaganda ng babae sa kanyang asawa ay ibada, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsusuot ng maganda, ang pagsusuot ng mga magagandang damit para sa asawa, ito ay ibada, pagsamba. Ang kagandahan ng babae ay tinatago lamang. Ngayon, mga kapatid, karugto ng hadith, nalaman natin na yung kibir, kahit sinlaki lamang ng atom, hindi makapasok ng paraiso. Ang sino man may katangian nito, yung taglay niya. Kasama niya si Iblis, kasama niya si Fir'aun, kasama niya si Qarun, dahil siya ay mayabang. At nalaman din natin na yung pagpapaganda ng kasuotan at ng tsinelas, ng sapatos, hindi kabilang sa kibir. Dahil gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala na makita niya ang kanyang biyaya na ginagamit ng kanyang alipin.
Ipinaliwanag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kibir, ang pagmamataas. Sabi niya al-kibir, ang pagmamataas. Ito, isaulin natin ito ha. Anong ibig sabihin ng kibir? Ihtiqarun nas. Yung maliitin ang mga tao. Ito na. Paano sila maliitin? Halimbawa, mayaman ako. Mga mahirap lamang yung mga tao dyan. Mga duka lamang yan. So, kibir yan. Ihtiqar, yung pagmamaliit sa mga tao. At yung kibir, pumapasok ito sa mga tao. May mga katangian, may mga dahilan kung bakit pumapasok yung kibir. Una rito, kapag siya ay mayaman. Minamaliit nyo na yung mga mahirap. Una. Pangalawa, kapag siya ay kabilang sa mga kilalang pamilya. O, di ba? Kilalang tribo. Kilalang angkan. Minamaliit niya na yung iba. Kilalang lahi. Halimbawa, yung Quraysh. Sasabihin niya sa ibang tribo, wala kayo. Kami ay mainam, Quraysh. Kami ay Arabo. Tapos mamaliit niyo yung iba, ito ay kibir. Bawal ito. At pumapasok rin yung kibir sa iba kapag mayroon siyang angkin na katangian na wala sa iba. Halimbawa, yung talento na wala sa iba. Si brother, mashallah, magaling sa paggamit ng laptop. Diba? Yung pag-edit ng mga video, ano man yan. Ano mang tawag rito, kaalaman na meron siya, sa Islam, alam siya, magaling mag-Arabic, bumasa, sumulat. Tapos, ang tingin niya sa sarili niya siya ay maalam at ang iba ay mangmang. Ito ay kibir. Kibir din ito. Pagmamaliit ito sa mga tao at ito ay haram. At kabilang rin sa kibir, ito ay pumapasok sa mga kababaihan, karamihan. Kadalasan pumapasok ito sa mga kababaihan. Kapag sila ay biniyayaan ng ganda. Maganda siya. Ang tingin niya sa iba ay pangit. Tapos yung iba naman, dumudoble yung kasalanan nila. Mayabang na nga, minamaliit pa yung asawa. Sige ka. Hawain mo kung mag-iwalay tayo. Madali ako mapag-asawa. Kasi maganda siya. Di ba? Di maraming ganyan. Iwala, maraming ganyan. Kibir yan, mga kapatid. Walang pananampalatayang ganyan. May pananampalataya pero mahina. Ngunit may katangian siya, nakatangian ni Iblis yung pagmamalaki, pagmamataas. Ipinagmamalaki niya ang kanyang ganda sa iba. So nalaman natin, mga kapatid, na ang kibir, ang unang ibig sabihin ng kibir ay pagmamaliit saan? Sa mga tao. At yung mga dahilan kung bakit pumapasok yung kibir. Ngayon, yung pangalawang karugtong pa ng hadith na ito, ang sabi rito sa kibir, yung batarul haq din. Pag sinabi batarul haq, yung pagtanggi sa katotohanan. Alam niyo po yun? Pagtanggi saan? Sa katotohanan. Kibir. Ito ay nangyari halimbawa sa tiyuhin ni Propeta Muhammad SAW na si Abu Talib. Alam ni Abu Talib na ang totoong relihiyon ay ang Islam. Ngunit hindi niya tinanggap. Kasi iniisip niya, nung nag-aagaw buhay siya, iniisip niya yung mga ano eh, yung mga Quraysh, yung mga pinuno ng Quraysh, yung mga matataas ang posisyon sa kanilang angkan kapag magmumuslim si Abu Talib. Kasi kung magmumuslim siya, malaki ang epekto na yan kay Propeta Muhammad at mababalita sa mga tao ang kanyang pagmumuslim. So iniisip ito ni Abu Talib, kaya hindi siya nagmuslim. Ngayon, ang parusi niya sa impyerno, kasi nga, tinulungan niya rin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagtanggol niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung buhay pa siya, meron siyang suot na may chinelas na yari sa bakal at kumukulo ang kanyang utak habang suot-suot niya ito. Subhanallah. Ito yung pinakamagaan na paraiso sa magaan na parusa sa impyerno. Kaya mga kapatid, yung pagtanggi sa katotohanan niyan ay kibir. Ngayon nakikipag-dialog ka sa kapatid mo. Tapos nalaman nung bandang huli tama siya. Ikaw ayaw pa rin tanggapin. Ito ay kibir. Di ba? Kibir. At kabilang sa mga tanda na ang tao ay mapagkumbaba, ang pagtanggap ng katotohanan, kahit pa ito ay nagmula sa taong mangmang. Alam niyo yung mangmang? Yung walang kaalaman. Kasi minsan yung mga taong hindi nakapag-aral, sila yung tama. Yung no read, yung no write. Minsan mayroon silang kaalaman na wala tayo. Tapos tama sila. Dumating sa punto nagdialogo, tama pala yung tao na yun. Di ba? Yung walang kaalaman. Ngayon, kinuha mo, tanda yun na ikaw ay mapagkumbaba. Pangalawa, isa rin sa mga tanda na mapagkumbaba ang isang tao, kapag kinukuha niya yung kaalaman sa mas bata sa kanya. Basta tama yung kaalaman niya, tama yung kaalaman, tinatanggap niya ito. Tayib. At isa rin sa mga katangian ng tao mapagkumbaba, ang pagkuha ng kaalaman, saan? Yung paths mula sa mga normal na tao. May mga tao na doktor, may mga tao na engineer, may mga tao na politician, halimbawa, may mga posisyon sa buhay, may mga sila ay nagmula sa kilalang pamilya, tapos sila ay nag-aaral sa mga normal na tao, yan ay tanda ng pagpapakumbaba. Kaya mga kapatid sa Islam,
Layuan po natin yung katangian ng kibir. Kasi pangat ito, nakatangian. Wallahi mga kapatid, hanggat ikaw ay humihinga, tandaan natin ito ha, hanggat humihinga ka, ang shaitan nasa dugo mo. Nasa dugo natin, na dapat natin kalabanin ito. Ang sabi ni Propeta Muhammad SAW, as shaitan, ang demonyo, yajri majaradam. Siya ay dumadaloy sa ating mga dugo. Subhanallah nga. Dumadaloy ang shaitan, kaya lagi nandyan. Isipin mo, katatapos mo lamang magsala, imbis na ikaw yung magdidikir, sasabihin ka agad ng shaitan, cellphone ka muna, huwag ka na magdikir. Diba? Tapos, nagbabasa ka ng Quran, manood ka na lang. Ayun yung shaitan, napakalakas ng shaitan. Ang gusto ng shaitan, maligaw tayo mga kapatid. Kaya habang humihinga tayo, ang gusto ng demonyo sa atin, maligaw tayo. Kasi ang gusto niya, makasama niya yung mga jin at tao saan? Sa impyernong apoy. Nangako siya sa banal ng Quran eh. Pangako niya. Na ililigaw niya ang lahat ng tao. Ngunit sabi, ang sabi ni Allah kay Iblis, sabi niya, inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Tunay na ang aking mga alipin, wala kang kapangyarihan sa kanila. So yung mga taong pinuri ni Allah, yung mga taong nagdarasal, naglilang beses sa isang araw, kahit na anumang problema ang meron sila, kahit na gano'ng kahirap ang buhay, nananatili silang matibay at matatag, sila yung mga hindi nahuwa ng demonyo. Ang shaitan, mga kapatid, malakas. Napakalakas ng demonyo. At hindi lamang yan. Ang demonyo, kilala niya si Allah. Alam niyo yan? May kaalaman si Iblis. Direct nga siya nakipag-usap kay Allah eh. Direct siya nakipag-usap. Ya Allah, hayaan mo muna akong manatili sa mundo. Di ba? At ang tawag niya kay Allah, Rabbi. Kala Rabbi. Panginoon. No? Umamin si Iblis na ang Panginoon niya ay si Allah. Subhanallah. Umamin siya. Pero bakit siya sa impyerno? Kasi meron siyang katangian na kibir. Pangalawa, hindi siya sumunod saan? Sa katotohanan. Kaya ganyan din tayo mga kapatid. Kapag alam mo yung totoo at hindi mo sinusunod, walang kwenta. Halimbawa, alam mo na yung totoong Islam, ito ang tunay na relihiyon, pero hindi ka nagdarasal. Wala rin saysay. Kasi ang Islam, ito ay may limang haligi. Kaya may limang haligi. Una rito, yung pagsaksi na walang Diyos, nakarapat dapat sambahin maliban kay Allah. At pagkatapos, sumaksi na si Propeta Muhammad ang kanyang huling sugo. Ito ay binibigas ang ating dila. Pangalawa, sala, katawan. Pangatlo, zaka, katawan din yan. Pang-apat, pag-aayuno, katawan. Trabaho ng katawan. Panglima, hajj, trabaho ng katawan. So ang Islam, kailangan nabubuo sa limang haligi na dapat isinasabuhay ng ating katawan. At hindi lamang yun. May kasama pa siya na iman, yung paniniwala. Ito yung trabaho ng ating mga puso. Paniniwala kay Allah, paniniwala sa mga anghel, paniniwala sa mga sugo, paniniwala sa mga kasulatan, paniniwala sa kabilang buhay, sa paraiso at impyerno, at paniniwala sa nakatakdang tadhana, mabuti man o masama. So ang Islam, may mga trabaho ng katawan at may mga trabaho ng puso na dapat nating pagsabayin. Kapag pabayaan mo yung isa sa mga yan, kulang ang Islam. Kaya ang isang Muslim dapat isabuhay ang lahat ng yan. Nang sa ganun, makapasok tayo inshallah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Wallahi mga kapatid, ang Islam napakadali lamang sa sino mang ipinagaan sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag naramdaman mo na ikaw ay ginagabay na ni Allah, naramdaman mo, halimbawa nito, tulog yung mga tao pero ikaw mashallah nagigising ka na sa Salatul Fajr para magsala. Yung mga tao busy sa paglalaro, busy sa trabaho pero ikaw maguwudu ka at magsasala ka. Tawfik sa iyo ni Allah. Ngayon, anong gagawin mo kapag ikaw yung natawfiq ka ni Allah? Magpasalamat ka. Magpasalamat ka at magpasalamat ka, magpasalamat ka. Dahil sila sabi sa banal na Quran, la in syakartum, kung kayo ay magpapasalamat lamang kay Allah, la azidanakum. Daragdagan ni Allah ang biyaya sa inyo. Daragdagan ni Allah ang iyong iman. Daragdagan ni Allah ang iyong kaalaman. Daragdagan ni Allah ang iyong biyaya. Di ba? Kapag ikaw ay nagpapasalamat. Kapag may asawa ka, daragdagan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung wala kang asawa, inshallah, mga pag-asawa ko, Abdulaziz, ha? Malapit na. Inshallah, malapit na. Nila. Kapag tayo ay magpapasalamat. So, inshallah, subhanahu wa ta'ala, nawa ilayo tayo ni Allah sa gatong katangian, ang kibir. No? Yung pagmamataas sa kapwa. At wag na wag natin pupuriin ang ating mga sarili. Sapagkat sinasabi sa banal na Quran, فَلَا تُزَكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Wag ninyo anya pupuriin ang inyong mga sarili. Si Allah ang higit na nakakaalam kung sino man ang may takot sa kanya. Lubos na may takot sa kanya. Ang iba, lagi sinasabi, mas maalam ako bro. Magaling ako bro.
Lagi pinupuri ang sarili. Dalubhasa ako sa ganyan. Huwag ganun. Huwag natin pupuriin ang ating mga sarili dahil ang ganung katangian ay katangian ni Iblis. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.